Hello mga friendship! Welcome back to my channel! For today's video, another dogs vlog na naman po ang topic natin today. So, share ko lang sa inyo kasi sawa na naman sila sa dog food na binigay ko sa kanila before. So, magka-try na naman tayo ng panibago. Ayan, pero bagong lahat, kung bago ka pa lang dito sa channel ko, please like and subscribe my channel. I-click mo na rin po ang bell button para ma-notify kayo sa mga next video ko. So ngayon, i-share ko sa inyo na ito, bumili ako ng panibagong dog food ng mga bulindig na to. Ito, kasi kahit nagawin ko yung 10-minute rule na lalagay ko yung dog food nila tapos kapag hindi pinansin, tatanggalin ko. Why fake? Minsan isang araw, dalawang araw talaga, hindi talaga sila kumakain. Siguro, nagsawa na sila sa dog food. So nung nag-research ako, so may nabasa ako na isa sa mga comment doon sa sinalihan kong page na yung alaga nga daw nila, eh, sawa na rin na doon sa dog food na binibigay or sa mga, kahit sa mga chicken, ayaw nang kumain. May nabasa ako na yung dog food daw na Aussie, hindi ko alam kung tama yung pronunciation ko, Aussie, or yung A-O-Z-I. So, correct me if I'm wrong na lang. So, sabi nila, ano daw yung recommended daw yun sa mga aso o sa mga fur babies na mga na nag-asawa na sa dog food, lalo na to si Pompom. Ito si Pompom, matakot talaga to. Kaya lang, this time talaga, napansin ko na talagang ayaw nilang kainin yung dog food nila. Yan, medyo pumayot siya. Yan. Kasi before, yung dog food na binibigay ko sa kanila, ay yung ano ba to, nag-top breed ako nung una, so yun, nagustuhan naman nila yun. Then the next naman, yung medyo nagsawa na rin sila, nag-ship ako sa Vitality. Kaya lang sa Vitality, medyo hindi sila nahiyang. Medyo lumambot yung pupo. Hindi ko lang kung doon nga ba yun sa Vitality na yun. Nag-ship naman ako sa, ano ba to? Sa, anong pangalan? Special dog na, na adult. Yun, ginamit ko rin sa, pinakain ko rin sa kanila yun. Kinain naman nila, pero tumagal na naman. Nagsawa na naman sila. So, ito, tinaray ko to yung Aussie na to, na sabi nga, maganda nga daw, recommended daw sa mga aso na picky eater o yung sawa na sa kinakain nilang dog food. Ayan, yung binili ko, actually binili ko lang to sa poultry, sa mga nagtinda ng mga dog food. Ayan. Tapos mabango yung amoy niya. Amoy ano siya, tingnan mo si Pompom. Excited na siyang kumain. Yung amoy niya, amoy chicken. So, siguro mabango sa pang-amoy nila. Ito po. Pompom, oh. Ayan. So, ngayon, ibibigay. Actually, kagabi, na-start ko na to. Kinakain ko na sila. Nagustuhan na nila. Naubusan nila yung nasa lagayan nila. So, ngayon, ayan, isi-share ko sa inyo kung magugustuhan nila ulit itong dog food na to. Kasi baka, sa umpisa lang, na bago sa kanilang pang-amoy tsaka sa pang-lasa. So, tutry ko ulit ngayon kung magugustuhan ba nila ulit. So, wait lang. So yan, nalagyan na natin sila ng dog food. Ito yung kanilang kainan eh. Yung mga kukunan din namin ginagamit. So wait lang, Pompom. Nalagyan natin ng Aussie ba ito? Wait lang, tingnan mo. Kasi yung Aussie talaga, mabango talaga. Mabango yung amoy niya. So parang siguro sa kanila eh, talaga masarap para sa kanila ito. Teka lang, wait lang. Pompom. Ito. Kiwi. Oh, sige na, kain na kayo dyan. Kapag pinapakain pa na sila mga friendship, kailangan hayaan nyo lang silang kumain. Huwag nyo aagawin, huwag nyo i-attempt na hilahin yung kainan nila. Kasi dyan nagsisimula na maging tumapang yung aso eh. Kasi syempre, kumakain sila, inaagaw yung pagkain. Ayun. So, huwag niyong gagawin yun. Kasi minsan nakapanood ako ng ganun eh. Habang kumakain yung aso, inaagaw or kinukuha yung kinakainan. So, ang tendency yung aso, magagalit talaga yun. Kasi alam, akala niya, inaagaw yung pagkain niya. So, dun yung mag-ano siya, ang tawag sa krrrr, ang ganun. So, huwag niyong hahayaan na maging ganun yung aso nyo.
pag kumakain, hayaan nyo lang, ayan, ganyan. Pagmasdan nyo lang. Mas konting himas. Himas lang, ganun lang. Pero huwag na huwag nyo kukunin yung kinakainan nila. Kasi magagalit talaga. Gaan, magiging aggressive yung mga alaga nyong aso. So, ayan. So, ayan mga friendship. So, naging successful naman yung bagong dog food na binigay ko. Ayan. Actually, may halo pa to eh. Ayan o. May halo pa siya na special dog. Kaya lang, konti lang naman yun. Ayan. So, yung amoy niya talaga, mabango. Try nyo din ito mga friendship kung yung mga alaga nyo aso ay sawa na sa kanilang dog food. Pero sana magtagal. So, ayan o. Ayan. Ito yung, ganito yung shape niya. Ang bili ko nga pala dito mga friendship, 140 per kilo. So, isang kilo lang muna binili ko kasi tinaray ko lang naman kung magugustuhan ba nila. So, ayan. Mabango siya. Ito kasi nilalagay sa isang container na may takip. Ayan. Sige, kain lang kayo. Kain. Naawa naman kasi ako mga friendship kung hindi ko papalitan yung dog food nila. Kung patuloy ko pa rin pagpipilitan sa kanila na kainin yung dati. Nangangayayat naman sila. So yan, ubos na yung kay Pompom. Pompom, ubos ba? Sarap ba? Ayan. Magkano water dito? Dali. Si Piwi na lang, si Piwi. Uy, naubos nila. Ayan. So kapag nagbigay pala kayo ng dog food, huwag masyadong marami. Kasi ang tendency niyan, kapag marami yung binigay nyo sa kanila, kabisa na magsawa or ganun, yun ang napansin ko. So kailangan yung tama lang ang ibigay nyo, yung kaya lang nilang ubusin. Kumbaga yung mabibitin sila, para kapag the next na binigyan nyo sila ng pagkain ulit, magandaan sila ulit kumain. So yun, ganun lang. Ano, Piri, okay? Okay ba? Okay. Okay, Piri. Sarap ba? Ayan. Siyempre, after kumain, pupupo na si Piwi. Ayan. Very good. Ayan. So, ganyan lang. Hindi sila nagpupupo, tsaka nagbibibi. Okay. So, ayun mga friendship. So, hanggang dito na lang. Hello, Pompom. Okay ba? Pompom. Halika na. Magpaalam ka na. So, ayun mga friendship. So, hanggang dito na lang ang aking video. So, sana nagustuhan nyo. Sana may naitulong yung senior ko na pagpalit ko ng dog food. Ayan. So, thank you for watching. Please don't forget to like, share, and subscribe my channel. Thank you for watching. Bye!